6. Action. Number 1. Hello. Hello, Bess. Ah, Bess, may alam na yun tayo. Ganyan, Bess. Mamaya. Sige, Bess, ito kami, Bess. O, sige. Saan tayo magkita, Bess? Sa paaralan. Okay, Bess. Kamusta? Freeze! So, ang ipinapakita namin sa dula ngayon is ang kasarian. So, ano nga ba ang kasarian? Ito ay tumutukoy sa panlipunan, gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki o ano ka. So, ang gender o ang kasarian ay iba sa sex. Dahil ang gender ay merong tomboy at bali LGBT na niya. Marami siya ginabuong lesbian, gay, boy, girl, transgender, basta girl, boy, bakla, tomboy. At yun lang po, maraming salamat. Action number 2. So sa aming pinakita na magsasadala ngayon is nagpapakita ng tumutukoy sa biological o physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. So muna ni siya ang sex. Ang difference lang nila sa gender is ang sex, dalawa lang dyan siya, which is ang male o ang female. And ngayon naman, dadako tayo sa orientasyong sexual. Ito ay ang sexual orientation. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na attraction, affectional, emotional, sexual, at ng malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa kanya. So ang sexual orientation, katunis siyang katubitang katujong na ipagkatinding pagkaibog sa kanan, sa pwede sa kano, pwede sa iyang kapariha lang niya o kasarian, or pwede po sa maibog siya sa babae or tomboy, whatever. Gender identification. Pagkakilan lang kasarian, kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na kanasang pangkasarian ng tao na maaaring nagkatugma o hindi nagkatugma sa sex niya nang siya ipinanganak. Kabilang ang personal na pagtuturing niya sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan. At iba pang expression ng kasarian. Sama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Halimbawa na nito is yung bakla, tapos yung bakla gusto niyang maging babae, tapos yung bakla nagpapaopera siya, mapagawa siya ng dede, and then ipa-change niya yung ano niya, yung mukha niya, and then pagpaganda. At yun lang po, maraming salamat.